Kumusta mga ka-online palaboy? A blessed day sa inyong lahat dahil kahit nasa gitna pa rin tayo ng pandemya, thank God! Dahil tayo ay mga survivor pa rin. Speaking of COVID, nag-order ako sa Lazada at alam nyo na, it's unboxing time! Charan! Lancha! Kita nyo naman, brand new na brand new. Loko-loko! Hindi yan yung unboxing mo! Ay, di ba to? Akala ko to ang i-unbox natin ngayon ay ang tarararan Asus Zenfone Max Pro M1. Pero ang hindi ko alam, ang cellphone na pala na yon ay manggagaling sa China. Aray ko po, nakakatakot, di ba? Samahan niyo ako sa pag-unbox ng Asus Zenfone Max Pro M1 at kung relevant pa ba ito this 2020. At isishare ko sa inyo ang experience ko with Lazada kung may COVID nga bandala yung produktong isinip nila mula sa China. And I'm everywhere. Ang inyong online everywhere? Yes, I'm everywhere. Dahil makikita nyo lang ako kung saan-saan dyan. First time ko mag-order sa Lazada during Metro Manila lockdown. So based on reviews and comments, matagal dumating yung package during ECQ. Actually, wala naman ako intention to buy products from Lazada during COVID. Pero dahil sa pangangailangan, dahil nanakawan yung kakilala ko sa Pilipinas, so wala akong nagawa kundi bumili ng cellphone through online. At nagulat ako sa presyo ng Asus Zenfone Max Pro M1. Ang alam ko, 2018 release pa itong Asus Max Pro M1 na to, na may market value noon na parang 15 to 18K siya. Pero nung nakita ko siya sa Lazada, bagsak presyo siya ng 6,299. Nakita ko na doon sa Lazada, sa seller's inventory niya, na tatlo na lang yung natitira. So agad-agad ko naman tong chineck out. Based on estimated delivery time, June 29 to July 18 darating yung package. Medyo may katagalan nga siya, parang dati ang natatandaan ko parang 1 week lang yata umaabot yung package ko pag nagde-deliver yung Lazada kahit na nanggagaling ito pa ng China noon. I decided to buy Zenfone Max Pro M1. Una, yung specification niya. Based on mid-range comparison, specifically sa Samsung 830S or 830S, medyo mas ahead pa siya dun sa current specification ng Samsung. Kasi kung makikita ninyo, mas mataas yung resolution. In terms of hardware niya, ano pa rin naman si Zenfone, ahead pa rin naman siya. Kahit na siya ay 2018 release pa. Sa video naman, sa imaging technology naman niya, capable si Zenfone ng 4K video. With the presence of rear dual camera niya, capable siya sa mga pagdepokado ng background. Kaso nga lang, ang sa tingin kong weak side sa Zenfone na to, micro USB pa siya, hindi pa siya Type-C USB sa charging platform niya. Second reason yung presyo niya, even though 2018 pa siya, kung makikita natin, kung magkakaroon tayo talaga ng head-to-head comparison sa mga spec with the current available mid-range phone in the market today, makikita natin na mas ahead pa talaga si Zenfone with its pricing pa na 6,299 kung ikukumpara natin sa Samsung 830S na I think umaabot siya ng less than 10K sa Pilipinas. After ko mag-check out sa Lazada, nireview ko siya uli. Doon ko nalaman na yung phone pala ay manggagaling sa China. So at first, dahil alam, syempre lahat naman tayo may stigma, may takot sa COVID kasi dahil galing nga sa China. At first, pinala ko siyang i-cancel. Pero nung nakita ko to sa mga review niya na may mga umorder during lockdown din sa Metro Manila, nakita ko doon na wala namang nagiging issue with COVID. Kung meron bang nagkaroon ng hawaan dahil galing sa China yung produkto. So doon ko na kita na safe pa naman siya kahit papano na bumili ka sa China. Pero
Of course, nandun yung takot natin na baka ma-infect yung produkto na binili natin dahil nga epicenter ang China ng COVID-19. Based sa mga review, wala naman din ako nabasa na issues related to COVID. So, nasabi ko sa sarili ko, baka safe to. So, itinuloy ko na lang. At kanina, nabanggit ko sa inyo na parang antagal dumating ng produkto. From June 29 to July 11 pa ang delivery time or estimated delivery time ng package. At my surprise, dumating yung package ko ng June 23. Actually, 11 days lang siya na tumakbo mula nung umorder ako sa Lazada nung June 14. At ang kwento pa, ito ang chismis ha, ay hindi pala ito chismis, ito ang kwento nung tumanggap ng package ko sa Pilipinas. Na yung delivery boy daw, agad-agad na ni-request na buksan yung package na dineliver niya sa harap nilang dalawa, nung tumanggap at nung delivery boy. Sabi nung delivery boy daw sa kanya, para daw masigurado na yung package na tinanggap niya, totoo. At hindi bato ang laman nung package na ni-receive niya. Alam naman natin, may mga nagdi-deliver sa Lazada na cellphone ang box, pero pagbukas mo, bato ang laman. So ito, sa nakikita ko, protective yung buyers, tsaka yung delivery boy, tsaka yung delivery courier. Bakit? Kasi doon pa lang, madedetect na kung saan ang gagaling yung modus operandi. Mai-stop na doon yung modus operandi. Doon natin malalaman ngayon na yung delivery na binibigay sa'yo o yung delivery package na binibigay sa'yo, authentic yun naman. Kasi merong matter of truthfulness doon sa hakbangin na ginagawa ng delivery boy. No? Kumbaga may honesty na component na, sige ma'am, buksan nyo muna yan para malaman ninyo na totoo yung binili nyong produkto. So, dual or mutual safeguarding yung nangyayari ngayon sa Lazada. So, I think magandang step to for Lazada delivery na yung mga high valued products, nagkakaroon na sila ng personal counter checking. Hindi na yung katulad dati na inaabot na lang, umaalis, or inaabot na lang, kinukuha yung bayad, sabay alis. Ngayon, nagkakaroon na ng counter checking between the buyer and the courier itself. At the representation of delivery boy. Let's do the unboxing time straight from the Philippines. Kung makikita ninyo sa mga kuha ng Zenfone Max Pro M1, maganda naman yung resolution. May clarity yung video na ibinibigay niya o yung binabato niya. O yung nire-record niyang video.
So hindi na siya masama para sa isang later model na cellphone. Actually, yung spec naman niya is up to date pa until now at ahead pa with the current mid-range phone available in the market. Likewise with the photo, kung titingnan ninyo, aanin mo yung third camera sa cellphone kung hindi mo naman mamamaximize talaga ng gusto. Actually, sa mga YouTuber naman at saka sa mga TikTokers, hindi naman nila nagagamit talaga yung third camera at saka second camera sa cellphone. Sa tingin ko, okay lang din naman na two cameras lang din siya. So hindi naman malaking kawalan na wala kang third camera. Yes guys, nakuha ko na rin yung package. Final thoughts ko, buti na lang free from COVID, hindi free COVID ang package mula sa China. Sana ma-maintain yung ganung status na hindi nakakapagdala ng virus yung mga package na isiniship sa China. Pero sana rin hindi na tayo maging dependent sa mga produktong galing China. Sana in the future magkaroon na rin tayo ng sustainable manufacturing para sa ating mga necessity sa Pilipinas. Hindi lang in terms sa cellphone, kundi sa lahat ng aspeto ng consumption natin sa Pilipinas. For me, relevant pa rin this 2020 yung Zenfone Max Pro M1. Given the specification and pricing, talagang competitive pa rin siya, lalo na yung spec niya. Ahead na ahead pa rin siya doon sa mga current mid-range cellphone available in the market. Ako kasi hindi naman ako avid ng mga newly released model na mga gadget katulad ng cellphone or laptop. Ako bumibili ako ng mga gadget ko siguro mga nalipasan na ng panahon. Pero sinisigurado ko na panahon lang ang lumipas sa kanya, hindi yung capability niya, katulad ng specification niya. Katulad nung MacBook Air ko, at ito 2015 model pa yan, binili ko ng second hand noong 2016. So, I think nabili ko lang siya sa Green Hills ng, I guess, 25,000 or 28,000. So, good deal na rin siya. Actually, yan, mga 50,000 lumalabas yan eh, na mga presyo sa brand yun sa mga MacBook store. At kung mapapansin ninyo yung mga video ginagawa ko sa YouTube, dito sa YouTube, eh kadalasan dyan, madalas dyan yung mga materialis ko nang gagaling sa Note 8, Samsung Note 8 ko. So kung makikita ninyo, very crispy yung output ng video ng Note 8, Samsung Note 8. Kahit na binili ko siya noong 2019 for the price of 20,000 pesos, hindi na siya masama for that price. 1 year lang naman siyang na-release matapos ko siyang bilhin. So, hindi na siya masama for that price kasi alam naman natin na ang Note 8 eh, may kamahalan yan, nasa 40 yan. Mga kulang-kulang 40 yan. So, good deal na rin siya, good bargain na rin siya for me. So, kung bibili kayo ng gadget, kung gusto nyo ma-maximize yung pera nyo for your gadget, for your dream gadget, eh palipasin nyo muna yung taon. Huwag kayong makipagsabayan sa current release kasi uubos kayo ng pera. Katulad ng Apple iPhone, alam naman natin na konting tweak lang ang ginagawa nila every year. Mantakin nyo yung presyong ibinebenta nila sa publiko. Tumataas ng tumataas, pero yung specification, konti lang yung nagbaba. Be a smart buyer, not a generous payer. Yan ang dapat nating isa ilalim sa ating mga kukote. Dahil katulad ngayon na panahon ng COVID, mahirap gumastos ng gumastos. Di ba, nang gastusin mo yan sa pagkain, wag lang muna sa mga gadget. Hanggang sa muli mga ka-online palaboy, I am everywhere, I'm Royologist.